So guys, welcome back again to my channel. Kumusta ang lahat? So for today's video ay gagawa tayo ng empanada, chicken empanada or chicken dumplings. So samahan niyo ako guys. So meron tayo ditong dalawang chicken breasts pero isa lang yung aking gagamitin. Meron tayong sibuyas na half lang ang gagamitin. At saka ahos na 3 to 4 cloves lang ang gagamitin. Tsaka carrots at tsaka ang ating cavoli. At syempre ang ating wonton wrapper. At meron din tayong dumpling molder. At syempre hindi mawawala ang ating food processor. Kasi dyan natin ipaprocess lahat ng ating mga ingredients. So first, babalatan natin ang ating carrots. So balatan natin siya kasi hindi naman natin yan sariling tanim, so hindi natin alam kung saan yan itinanim. So balatan natin ng manipis na manipis, tapos babalatan din natin ang ating kaboli. So kung mapapansin nyo guys, basically ang ingredients sa aking dumplings ay pare-pareho lang din doon sa ginawa kong siomay, kaya lang minus the shrimp kasi dito sa dumplings hindi ako mag lalagay ng shrimp, yung ano lang, yung chicken lang tsaka yung ibang ingredients. So yung ating manok ay medyo makapal, so hihiwain natin siya, panipisin natin siya para mas madali siyang mas madaling mag-ground. At saka hihiwain natin into cubes, maliliit na cubes para mas madali siyang mag-ground. So ganyan lang yan guys. So basically sa akin lang yung ingredients ng aking dumplings at saka sa siomay ay almost the same. So yun, hiwa-hiwain lang natin ng maliliit para tawag dito, mas madali siyang mag-ground. So babalik-balik yung aking sinasabi. So yan na siya guys, ganyan lang. So ako hinihiwa ko lahat muna ng mga ingredients bago ko simulan yung pag-ground. So para continuous na yung ano, yung paglagay natin doon sa food processor. So ini-slice ko siya lahat ng ingredients. So yung carrots kagaya din sa chicken, hihiwa-hiwain natin, i-dice natin ng maliliit para mas madaling madurog, mas madaling mapino. So yan lang guys. I'm hoping na magugustuhan din ito ng aking asawa at ng aking anak na mga pihikan sa pagkain. Hindi naman masyadong pihikan, pero kung bago sa kanilang ano, sa kanilang taste buds yung aking mga recipes, eh kakain naman sila. So I hope na this time maano ko siya, magawa ko siya ng maayos. So unahin natin gigiling ang ating manok. So yan lang. So masyado, talagang gamit ko yung aking food processor. So ano rin siya guys, handheld blender din siya. Pwede din siyang i-blend kung may lulutuin dun sa pot at gusto mong i-blend, pwede din siya. May ibang blade din yung ano, yung blender. So after na magiling yung manok ay i-transfer natin dun sa container na lalagyan kung saan dyan natin ihahalo lahat ng mga ingredients. So kung mapapansin nyo, katulad na katulad lang din doon sa ginagawa ko doon sa siomay. Dito, minus lang talaga yung shrimp.
So, hindi ko pa na-try na maglagay ng shrimp sa dumplings. So, maybe next time, I'm gonna try it. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan kung may shrimp ang ating dumplings. Kasi sa siumay, masarap talaga pag may halong shrimp. So this the siumay recipe was inspired by my friend's recipe, my friend Joyce. Shout out Mondros Joyce, thank you for sharing with me your recipe. So ito namang ating carrots, okay na siya, nadurog na, so i-transfer natin ulit doon sa, ilagay din natin doon sa container. So ganyan lang yan, ayan guys, very easy, very very easy. So yung dumplings, pwede siyang i-steam, pwedeng i-fry, pero sa akin i-bake ko siya because I choose healthy choice tayo palagi. Hindi naman sa lahat-lahat na oras, pero most of the time healthy choice ako. So minsan naman kumakain din ng mga hindi healthy. Okay lang yan, paminsan-minsan, pero as much. So ngayon yung ating garlic at onions na naman ang ating hihiwain. So dito gumagamit lang ako ng 3 cloves ng garlic, 3 piraso, at saka yung sibuyas, half lang yung aking gagamitin kasi masyadong malaki siya. So half lang ang gagamitin para hindi naman siya masyadong oniony, tama ba? Basta lang yun lang guys. So isasama ko lang siya sa ano, doon sa kabuli, kasi konti lang yung kabuli. So doon ko isasama yung ating onions at ang ating garlic. So pwede rin ito, itong ingredient, itong recipe na ito ay pwede din sa spring rolls. Meron akong wrapper ng spring rolls, kaya lang mas gusto kong i-try ang dumplings, empanada. So yeah, yun lang yun. Ganyan lang yun guys. Very easy, yummy recipe. Medyo matrabaho, pero okay lang kasi masarap naman. And I'm sure magugustuhan ito ng aking asawa at ng aking anak, lalo ng aking anak. So magbabaon siya nito mamaya sa work. And syempre, 'di ba masaya tayo pag kinakain yung ating mga niluluto. So ito lalagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce. Yung tamang-tama na, kasi hindi na ako maglalagay ng asin. So yung oyster sauce lang ang aking itimpla. At saka meron pala ako ditong chicken bouillon powder. Yung parang magic sarap. So lalagyan ko rin siya. So mga 1/4 sa pakete yung nilagay ko dyan. At syempre, haluin lang natin at lalagyan din natin ng sesame oil. So, yung sesame oil ay nagbibigay ng aroma sa ating recipe. At syempre, lalagyan din natin ng mozzarella cheese. So, yung mozzarella cheese guys, diba, naalala nyo noong sinabi ko na pumili kami ng 2 package niyan, hanggang ganyan hindi pa rin nauubos. So para hindi masayang, eh gagamitin natin. Maglalagay tayo dito sa ating recipe.
So, ganyan lang yan guys. Haluin ng mabuti para ma-incorporate lahat. Para tapos mag-spray tayo ng olive oil sa ating baking pan. So, ano nga pala guys, nagkamali ako dyan kasi dapat sana hindi ko nilagyan ng maraming cooking spray, pero nalagyan ko na. So that's so may idea na ako na next time hindi ko na siya, kung maglagay man ako, kunting-kunti lang, hindi na yung super dummy. Kasi ang nangyari dyan, nasunog yung aking dumpling. Pero kahit nasunog, kaya nagustuhan pa rin naman nila. Lalo na sa aking anak, sabi niya, I love it mom because it's crispy. Yung sabi niya. So anyway, dito naman talaga sa pagluluto guys, ay walang rules. You can do whatever you want. You can add whatever you want. Basta lang. Kasi ako, kahit nagtitingin-tingin ako dun sa Google or sa YouTube ng mga recipes, hindi ko yun sinusunod lahat. I made my own. So, kumpuha lang ako ng mga idea kung paano ginagawa, kung ano-ano mga ingredients. So, sa akin, gumagawa ako ng sarili kong ingredients. So, yan. Papahira natin ng egg wash para naman may kulay. At ito na siya, ready to go to the oven. Lulutuin natin siya for 20 to 25 minutes at 350 degrees Fahrenheit. So after 25 minutes, yan na ang ating dumplings na medyo sunog pero still yummy. Thank you so much for watching. Bye. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share.